God heals our disease. Ang enemy naman ay marunong din mag-heal. Kaya yung mga taong hindi alam yung word of God, pumupunta sila sa ano bang tawag doon sa yung pinupuntahan nila para ano ng laway or ano ba yun? Albularyo po, tita. Albularyo. Kaya mang kepweng. Yeah. It's a counterfeit to the healing power of God. Lahat ng ginagawa ng Lord natin may counterfeit from the enemy. So, how are we going to discern kung iyon ba ay from the Lord or from the enemy? It's the word of God. We use the word of God. If the word of God says this and this and that, if the word of God sets a standard, the word of God makes it clear to us which one belongs to God and which one is done by the enemy. So that goes to show how important it is for us to really know the word of God. And the Bible says that it is His word that will prove whether yung miracle nakikita natin is of the Lord or a counterfeit from the enemy. For example, another example, yung speaking in tongues. Yes, speaking in tongues is one of the 9 gifts of the Holy Spirit. Ang enemy marunong din mag-speak in tongues. It's a counterfeit. Kabisado niya yung Bible. So, the Word of God says, prove. At saka, look at the person who is exercising the gift. If his life is patterned after the life of God, then that is one factor that tells us that it comes from the Lord. Then we go to the Word of God also. So we can, God has given us a way of determining kung from the Lord or from the enemy. At saka, to my experience only, no? Kung if in the presence, let's say in the presence, I have 2 friends and the 3 of us are there. And pag I have the Spirit of the Lord in me, let's say that one of the 2, same thing sa akin. Pero yung isa, let's say, example lang ha, na-create lang ako ng situation. Iba ang kanyang spirit. Spirit ng enemy. Deep inside me, at saka yung pareho ang puso sa akin. Between the 2 powers, we will feel the conflict. And that is part of the gift of discerning of spirits. There are 3 kinds of spirits: the spirit of God, the spirit of man, and the spirit of the enemy. Through that discerning of spirits, we can tell and we can feel the conflict inside us. Yeah. Ano po ang importante? Bottom line here, talagang may counterfeit ang law. So we have to know the word of God to determine kung iyan ba ay sa Lord or hindi. Yeah, totoo tita, yun ang key to know the word, no? Kasi same line of thought tita, no? May mga pastor din kasi na halimbawa paano ba natin malalaman kung manggagaling sa Diyos talaga yung sinasabi o hindi? Kasi mahirap, kasi parang hirap ng i-debate pag sinabi ng pastor, nakarinig ako kay Lord. Di ba? Mabigat na yun eh. Eh paano pa natin didebatihin yun? Nakarinig kay Lord, di ba? No, pero paano po ba natin malalaman na totoong nakarinig kay Lord itong halimbawa kung sino mang pastor? Halimbawa, sinabi niya, nakarinig ako kay Lord, ang halaga ng kotse na bibiling ko ay 100,000. So kapag nag-divide kayo ng
taga ganito, taga 200 kayo isang buwan, so mabibilhan niyo ako ng kotse, di ba? So narinig ko kasi kay Lord yan. Pinakita sa akin ni Lord sa dreams ko at saka ano. So alam niyo, minsan pagka sinabi ng pastor, madami pong naniniwala eh. So wala nang pinagkakaiba to sa counterfeit miracles, di ba? Parang pastor, sinabi ni... Opo, go ahead, tita. Baka makalimutan ko. Kaya sorry, nag-interfere ako. Ha? Sige it po. Happened in our church, you know. Oh, huwag kayong magbabanggit ng pangalan, tita. No. I will not. Joke lang. No, I'm not. No, Apo. Binibiro ko lang kayo. Mayroong one time, pastor, palaging inaano siya, dinidespise siya ng mga tao. At saka, he made the some people confused. Kasi, as you said, he constantly used the expression, yung sinabi niyo, pastor, God, Apo. I heard the Lord say to me, or ganito, and so on and so forth, as you have set the example, pastor. At tapos maraming nagkontra doon sa kanya, pastor. He came to me. This person came to me. I said, kaya huwag kang gumamit ng mga expressions na ganyan. It is better for you to say, God has impressed in me. Then, ma-minimize mo yung mga sinasabi nilang negative against sa sinasabi mo. Nagdududa lalo sila, sabi niyang ganyan. Parang naku-confuse sila, tapos parang galit pa yung iba sa akin. Kaya sabi ko, from this time on, stop using those expressions that you are using, sabi ko. It's better for you to say, God has impressed in me. Or, whatever, katulad niyan. Whatever expression you will use, katulad niyan, na hindi magkaroon ng question mark ang tao, lalo na kung wala siya masyadong alam sa Word of God. Kaya totoo yung sinabi niyo, pastor, talaga yung masama yan eh. kumbaga parang kasi in a sense, sabi natin, nakita natin dito sa storya na to, parang may counterfeit, di ba? Yes, pastor. So minsan sa present time natin, ano yung theory in practice? No, ewan ko kung napanood nyo sa Netflix yung tinatawag na ano, no? Yung sa Mormons, no? Meron doon documentary, ang pangalan ng anong title noon, parang ano, it's all about gentleness or something. So, yung mga leaders nila, they get the young women and marry them all. No, so it's obviously it's a cult, no. Tapos meron ako na panood na documentary din ng Channel 7 ata yun, noon pa yun eh. Isang matanda na cult leader sa bandang Southern Luzon yata yun, na medyo liblib na lugar, at yung kanyang religious order, lahat ng mga dalaga ay asawa niya. So kasi nakarinig siya sa Panginoon na magugunaw na mundo, na dapat lahat nung dahil siya yung sugo ng Diyos, lahat nung magiging seed ng mga babae ay manggagaling sa kanya. So how distorted yung kanyang pananaw. Tapos makita niyo doon, pinakita ng Channel 7 yung kanyang owner type na jeepney, may nakasulat sa likod, lover boy. So parang ano, makukonek na maging ano to, no, maging spiritual leader, di ba? O meron din naman yung napanood ko, albularyo, ano yun, hinihigop niya lahat na sakit, yung mga ganun, no. So kumbaga, minsan nakakatawa pag kinukuwento na, pero these things are happening, nangyayari to. Yeah. Sa simbahan, nangyayari to na biglang may darating spiritual leader, magandang lalaki, magaling magsalita, very convincing. Pagkatapos biglang di niya namamalayan, downline niya na kayo sa multi-level marketing. These things happens. Nangyayari yan. No? And we need to be wise na ma-distinguish. Huwag natin gayahin si Pharaoh. No? Na
na parang nag-iingot-ingotan. Kumbaga, dapat maging wise tayo, magbasa ng Biblia, maging discerning, no? Kasi nga, yung tinatanong ni Pastor Bert, paano natin malalaman? Lahat ba ng milagro? Paniniwala tayo? Lahat, kumbaga, paano natin malalaman na ito ay galing sa Diyos? Mm-hmm. Thank you, Pastor Glenn. Yeah, I think that's a good question. Especially now, po, there's a lot of, since there's a lot more information online, on the internet, not everything that, sometimes when you go on WebMD, you become a doctor. but at the end of the day, you're not a doctor. So parang it became so big rin po during COVID na parang lahat, naglabasan po lahat ng doktor. Everybody knew how to fix something. Everybody knew how this kind of, you know. And at the end of the day, you only did your research minimally compared to the actual professors, like profession. And the reason why they have that profession is because they spent years and many, many hours learning about something so that they have, you know, knowledge about what they're about to teach and what they're about to help other people with. And I think that goes the same with knowing God's word. I mean, it's not just limited to pastors or teachers. I think we are all of us must read the Bible deeply because that's what we're called to do. That's how we can deepen our relationship with God, because that's a way to communicate with God. So how are we supposed to know if it's actually something that, how are we supposed to know God's character if we don't even read God's love letters? So it's that kind of reminder to all of us na, it's a good question, Pastor Bert, na, I mean, especially for younger people, is that a lot of people nowadays are confused. A lot of young people leave the church seeking new ageism. So new age is similar to manifestation. If you think something and you think hard enough, then it will happen. Or they believe in kind of like, ano pa po ba yung new age? Parang everything is so, it's not towards God. It's always so self-centered. So it's always a belief in self, in the universe, and it's belief in just like coincidences. Ang dali pa naman nating maniwala tayo mga Pilipino. No, pag nakita natin na nakalagay sa pangalan, may title na attorney. Hindi, respetado na natin yan. May attorney sa pangalan eh. Doctor, Reverend, di ba? Mga ganun, di ba? So, wala na. There are some spiritual leaders who's doing church na fly by night. Meron naman, magtatayo na sarili nilang Bible school and then they will create themselves doctors of theology in 6 weeks. Alam niyo mga ganun. I'm not bragging about our denomination. I finished my requirements sa Biblical College ng 8 years para lang ma-ordain ako. Si Pastor Bert, kita niyo naman na nagsimula yan, kompleto buhok niyan. Oh, ngayon natapos na, 'di ba? I mean, si Pastor Dondi 11 years. Si Pastor Cled 4 years sa university sa Point Loma. I mean, legit kami. I mean, nag-aral kami ng tamang panahon. Nagugulat lang kasi ako, may iba ang bibigat ng mga titulo nila, no? Pero wala naman silang simbahan, wala naman silang flock. Pero mga doctor, reverend, highly, bishop, most reverend, mga ganun, ano? So, nakakatapos ngayon, since tayo, mga Pinoy, mahilig tayo sa title, pagka humarap na tayo sa mga ganyan, we revere them, we respect them, we give the utmost care to them. The problem is, we become victims. Mm-hmm. Alam niyo yan. Alam niyo, ang paggalang sa tao, hindi sa titulo lamang,
ang paggalang sa tao, wala akong problema, tawagin niyo ako sa pangalan kong Jeff, or I mean may pastor o Jeff lang, walang kaso sa akin yan eh, kasi hindi naman ako bida-bida eh. Ang para sa akin, ang word na pastor ay ipinamumuhay. Ako ba ay nagiging pastol sa buhay niyo? Yun yun eh. Hindi yung you know, some people will be called ganito, ganyan. The thing is, madaming counterfeit, alam mo yun. Pero isa sa sabi kanina ni Sister Minnie, dapat ang legit dapat mag-glorify si Lord. Ang hindi legit mag-glorify yung tao. Mm-hmm. Di ba? So isa pang bagay na pwede nating basihan, anong prutas? Di ba? Anong prutas mo? Anong resibo mo? Anybody, kaya pwedeng dumating sa simbahan natin, papasok, tapos biglang magbibida-bida, pagkatapos parang siya na yung dapat nating sundin kasi mataas daw ang pinag-aralan niya, pero wala namang resulta. Wala tayong relasyon, wala tayong ano. So, alam mo yun, mag-iingat tayo, no? Dito pinapakita kay Pharaoh kung gaano na kagaling, ka-powerful ang Panginoon, pero napakatigas ng puso niya, di ba? So mas naniniwala siya sa mga albularyo niya kaysa sa Panginoon. So tayo mag-iingat, no? Yun ang sana isang bagay na wag nating kalilimutan ngayong gabi na to. Mag-iingat tayo. Mag-iingat tayo sa peke. Mag-iingat tayo sa peke. At kami naman, mga pastor ninyo, kami may sinumpang tungkulin na protektahan kayo at all cost. No? Hanggat kami ang mga pastor nyo, hindi makakapasok ang lahat ng bugoy na pastor sa simbahan natin. Itaga nyo yan sa bato. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, hindi sila makakaporma sa atin. Di ba? Kasi ang dami ngayon, nandadaya, nanggugulang, nangunguhan ng pera ng, ano, ng tao. Alam yun, bibentahan ka ng ganito. I'm sick and tired of seeing these kinds of people preying on the flock of God. Alam mo yun? In the name of God, using the name of God. No? So, kaya gone are the days na ganyan at hindi sila pupwede dahil we will all be using God's wisdom. Dahil madidetect ka agad natin. Now, pagpasok pa lang yung tinututok sa inyo nila Sister LB tsaka ni Sister Pepot, hindi talaga gun temperature yun. Sine-check kung fake ka or totoo kang Christian. Joke lang, joke. Kaya, Pastor Clint, napahaba yung kwento ko. Yeah. So, I mean, it's just an important reminder for all of us na let's look at the fruits of the people. Do they sow kindness, love, patience, peace, humility, gentleness? Amen. Because those are the fruits of the Spirit. Those are God's fruits. But if they sow self-centeredness, pabida, pabebe, oh, there's something wrong. Then that's when we guard ourselves to think, rethink how we approach them. Because it's not necessarily na pag meron ka nakitang ganun na parang, you know, you run away from them. A part of it is you still have to talk to them. But to know how to gauge people and to be able to stand firm in your own beliefs and in your own ways that God has revealed to you who God is through your faithfulness, like Moses and Aaron. So, let's go back to... Last na lang, Pastor Glenn. No? Kasi masakit kasi na mabiktima ka ng isang unbeliever. No, maloko ka, baga fake, no? Na dinaya ka or binenta ka ng fake or whatever. Pero mas masakit kapag ka believer, kapwa mo Kristiyano, kasama mo sa church, pinakamasakit pag pastor mo pa. Di ba? Dinaya ka, kinunang ka ng pera o ano pa man, di ba? So ang bottom line, pag ginamit natin yung God's wisdom, kasi dito pa lang sa simula pa lang nung chapter na to, pinapakita ka agad ni Lord na I am in perfect control. Ipapahiram ko sa iyo, Moses at Aaron, ang aking wisdom,
no? Magmumukha kang Diyos. Magmumukha kang authority sa mga tao na to. Yung power ko gagana sa iyo. So doon pa lang kitang-kita mo na who are the people you will follow. If you can see Jesus in them, follow them. If you cannot, please do not follow them kasi they will lead you. Sabi nga, a blind cannot assist a fellow blind. Oh, lahat kayo mapupunta sa bangin, di ba? Parang ganun. So, yeah, magandang punto lang na pinapaalalahanan tayo ng Diyos, mag-iingat tayo sa mga counterfeit, no. Thank you, Pastor Glenn. Yes. So, now that we know na parang that is God's first reminder to us that there are counterfeits out there and sometimes they look so real. Pero at the end of the day, si God pa rin manginipaba. Yung ahas na yun, kasi hindi naman totoo. So we now see, we see Pharaoh's heart hardened, and now we'll look at the response of God to Pharaoh's hardening of the heart. So, ito legit to. Mm-hmm. Hindi counterfeit. Mm-hmm. Diba? Naalala ko lang, ang tanong kasi ni Pastor Bert, paano daw malalaman kung milagro galing sa Diyos o galing sa enemy? Kumbaga, dapat ba daw ng lahat ng milagro paniniwalaan natin? Diba? Naalala ko lang, meron akong natunghayan. Ito, true to life. May natunghayan ako, mga pastor, nagiinuman. Sabi ng pastor, lasing na eh. Sabi nung isang pastor, sabi nung bisita, di ba mga pastor kayo, ba't kayo nagiinuman? Sabi nung isang pastor, lasing na. Sabi niya, hindi naman namin sinasadya. Kasi kanina tubig to eh. Ngayon, it turned to wine. So Jesus did it again. Sabi niya, ginamit pa yung scripture para, para ma-justify yung ginagawa. Diba? So, there are things talaga na we need to be careful of. Thank you. Ito legit to. Totoo tong galing na sa Diyos to eh. Diba? Water turned into blood. Go ahead, Pastor Glenn. Okay, if we could have... I don't know if you're able to see who... Ano na lang. If I can have Tita Pepot read from verses 2:18, and then Sister Jasmine read from verses 19 to until the end. So Tita Pepot 14 to 18. Okay, 14 to 18, hold on. Okay. Then the Lord said to Moses, Pharaoh's heart is hardened. He refuses to let the people go. Go to Pharaoh in the morning as he is going out of the water. Stand by at the bank of the Nile to meet him and take in your hand the staff that was turned into a snake. Say to him, the Lord, the God of the Hebrews, sent me to you to say, let my people go so that they may serve me in the wilderness. But until now, you have not listened. Thus says the Lord. By this you shall know that I am the Lord. See, with the staff that is in my hand, I will strike the water that is in the Nile, and it shall be turned to blood. The fish in the river shall die, the river itself shall stink, and the Egyptians shall be unable to drink water from the Nile. Thank you po. Sister Jasmine. The Lord said to Moses, say to Aaron, take your staff and stretch out your hand over the waters of Egypt, over its rivers, its canals, and its ponds, and all its pools of water, so that they may become blood, and there shall be blood throughout the whole land of Egypt.
even in vessels of wood, in vessels of stone. Moses and Aaron did just as the Lord commanded. In the sight of Pharaoh and of his officials, he lifted up the staff and struck the water in the Nile. All the water in the river was turned into blood, and the fish in the river died. The river stank so that the Egyptians could not drink its water, and there was blood throughout the whole land of Egypt. But the magicians of Egypt did the same by their secret arts. So Pharaoh's heart remained hardened, and he would not listen to them. As the Lord had said, Pharaoh turned and went into his house, and he did not take even this to heart. And all the Egyptians had to dig along the Nile for water to drink, for they could not drink the water of the river. 7 days passed after the Lord had struck the Nile. Thank you, Paul. So we see here the first consequence of Pharaoh's hardened heart, that the very lifeblood of Egypt is gone. It says here in the commentary that the river Nile is the Nilist, the river of Egypt was the Egyptians' idol. So they and their land derived so much benefit from the river that they served and worshiped it more than the creator. The true fountain of the Nile being unknown to them, they paid all their devotions to the stream. So we now see that the Nile itself was one of the Egyptians' gods. And they placed so much worth onto it. And then when it got turned into blood, that they can't read it, because not only was the Nile the water in the Nile was turned into blood, but it says here that, it says here that its rivers, canals, ponds, pools of water, in the vessels of the wood and in vessels of stone. So every single water that was outside at that time. Pastor Cleb. Was turned into blood. Note how important it is. Mm-hmm. Pastor Cleb, magandang tanongin natin, ano, bakit naging idol nila nga, ano, yung sa ina-explain mo, yung River Nile. Yeah. Kasi aesthetically po, River Nile is beautiful. No? So, kumbaga, it's beautiful. Pangalawa, it's a source of life. No, kasi it's a river. River, that's where you get your drinking water. That's where you get your patubig para sa yung farm, no? So, plus River Nile, diyan sila kumukuha rin ng isda, 'di ba? So, source of ano talaga, source of life. So, importante sa kanila. Kaya tinatawag na idolo, no? Naging idolo ito dahil ito ay kasi ang idolo, hangang-hanga ka tapos you spend time, a lot of time doon sa iniidolo mo. Maaring pera man 'yan, maaring sobrang pagmamahal sa anak mo 'yan o gwapong-gwapo ka sa asawa mo, 'di ba? O kaya idolong-idolo mo ang isang si Elvis Presley or the Beatles or whatever. So you spend a lot of time, no, na hangaan ang kahit anong bagay, no, kotse mo maganda or career mo or anything, no, o sweldo mo or anything. So dito kitang-kita na importante sa kanila. So unang pinadalahan ng salot ng Panginoon yung importante sa kanila, yung source of life. Okay? So ibig sabihin dito wala silang drinking water kasi naging blood eh. No, patay lahat ng isda dito. Paano mabubuhay? Walang oxygen. 'Di ba? Hindi makapenetrate yung ano, yung sikat ng araw. 'Di ba? So paano sila magiging patubig to sa kanilang mga farm? Eh blood nga. So dito apektado sila. Pero tingnan nyo, kahit na sobrang affected sila, wala pa rin dating. Naniwala pa rin sila sa counterfeit. 'Di ba?
So sa buhay natin, di ba, ang daming pagkakataon na pinapakita sa atin ng Diyos na kumbaga tinamaan na yung importante, di ba? Pero wala pa rin, matigas pa rin yung loob natin sa Panginoon. Ayaw pa rin nating susuko sa kanya, di ba? So ito yung magandang paalala rin, no, na first plague pa lang yan, meron pang siyam na susunod, di ba? Oo. Kaya kung may tanong sana ako, Pastor Kled, bago tayo mag-go on, siguro maganda makasagot lahat, no? Eh, ano ba yung milagro na nasaksihan mo na kumbaga pwedeng totoo, pwedeng hindi, or hindi ka sigurado kung totoo o hindi? Ayan, magbigay ka ng klase ng milagro na parang, woo, parang kakaiba yun ah. Nasaksihan mo talaga, no? Pwedeng totoo, pwedeng hindi, or hindi ka sigurado kung totoo o hindi. Anybody who wants to start? I-ano muna, Pastor Clyde, i-unshare mo muna yan. There you go. Meron ka bang milagro na nasaksihan mo na pwedeng totoo, pwedeng hindi, or hindi ka sigurado kung totoo yun o hindi? Pero nakita mo, nasaksihan mo. Anybody? Ako, Pastor, hindi ko po sure kasi nung time na pupunta dito, parang hirap-hirap nga po kami, di ba, na makarating dito. So, sumama ako sa mga pinsan ni Aldrin na mga Katoliko, may Christian din, pumunta sila Manawag. Mm-mm. Yung sabi nila mag-wish, ano yung coins, tapos mag-ano nga doon, na lahat daw na pumunta doon is nangyayari daw yung mga miracles nga daw po. So, after po noon, mga ilang weeks or one month after, saka naman talaga na, yun nga po, pinadalhan na ako ng embassy for interview na. So, hindi ko po alam kung doon na faith po namin ni Aldrin kay God talaga na. Yun, doon ako medyo ano. Kasi ano yun, no? Kumbaga, yun tinatawag na power of coincidence. Nagkataon, di ba? May hinihiling ka, pagkatapos nagkataon, merong signs and wonders na parang na kapag nag-inipo natin ng panyo itong santo na to or sumayaw tayo sa Santa Clarang Pinumpino, eh magkakaroon tayo ng anak or nag-alay tayo ng itlog dyan sa Katipunan, sa Santa Clara Church, hindi uulan, mga ganun, sasayaw ka sa umbando, mga ganun. Tapos nagkataon, nagkatotoo, di ba? So sometimes we put our faith, nako-confuse tayo, di ba? Pero it becomes clearer kapag nakita natin sa salita ng Diyos na everything na maganda ay galing sa Panginoon. Di ba? Bine-bless tayo, di ba? So it is already a gift, no, para sa iyo na you are about to receive. Kino-confuse ka lang ng enemy na i-attribute mo yan dito kasi dito galing yan. Pero which is not, it's a counterfeit, no? So, yeah. How about the others, no? Anything na parang milagro, nakita mo, parang totoo, maaring totoo, maaring hindi, or mukhang totoo, o nako-confuse ka, hindi mo sigurado kung totoo o hindi. How about the others? Pastor, ako po. Go ahead po, tita. Nung titake ako ng exam, CPA board. Edi merong simbahan nga doon sa Santa Clara. Pag dala ka ro ng itlog. Sa Aurora. Sa Aurora. Ipag-ibay nila na makapasa, na ano, kung ano yung request mo, ganyan. Edi dala naman ako ng isang tray na itlog doon, gano'n. Mm-hmm. Tapos yun, sinulat ko yung prayer ko na makapasa ako sa CPA board, gano'n. Totoo, tuwa naman ako dahil katotoo naman na nakapasa kayo. Nakapasa naman ako. So, siyempre, Catholic pa ako noon eh. So, pero, siyempre, nung pero naging bilip, Christian na ako. Bilip ko na ngayon sa Catholic. Hindi. Siyempre, at that time, alam ko, ang sinagot ng Diyos yung niling ko. Mm. Pero,
Wala naman pala doon sa itlog yun. Ay, sa itlog. May joke nga, tita eh. Ang negosyo daw ng mga madre doon. Merong joke. May joke po doon eh. Kasi ako yung nagtrabaho doon sa McDonald's Katipunan. Malapit yun doon eh. Doon ako sumasakay eh. Sabi yung joke daw doon, ang negosyo daw ng mga madre doon, ano eh, nagtitinda ng leche flan. Ano nagdadala ng itlog? Ay, si Alvin daw magpatotoo. Ewan ko kung kasi yung halingan itong sasabihin mo, pero totoo itong sinasabi ko. What? Oh. Ano yan? Actually, nung nakoma na si Ami. Apo. Nung binasa sa hospital, dinala sa hospital, wala na siyang pulso. Mm-hmm. And then, nung nasa hospital siya, coma na siya. Okay. So, sabi ko, Lord, kung anong magiging kagustuhan mo, kung anong magiging kumukaya amin, tatanggapin namin. Pero Apo. Kung may milagro ka pa, pwede ba gawin mo ba milagro? Isa. Sabi ko, pakita mo milagro sa akin. Sabi ko. Yun lang ang naipag-pray ko sa Panginoon nung nasa nakakoma si Ami. Kung may milagro ka, pwede ba Lord, gawin mo sa asawa ko, sabi ko. Hindi naman masama manghingi, pero nire-request ko yan, sabi ko. Pero nakatotoo naman, nabuhay si Ami. Pero hindi ko alam kung totoo, milagro yun. Ang milagro nga eh. Eh, obviously, Brother Alvin, milagro yun. Sabi ni Pastor Bert, eh, nung sinagot ka daw ni Sister Ami, milagro. Yun daw unang milagro. Eh. No, no. Ano yung totoo po yun? Milagro po yun, milagro. Magpipinitensya pa rin ako dahil ako magsisilbi. Eh di ba, like, good problem to have yan. Kumbaga. Yeah. Totoo yan. Minsan kasi may tinatawag na ano nga eh, the power of coincidence. Dahil nga, nagkataon, di ba, nagbigay ka ng itlog, tapos pumasa ka. Pero ano ba ang formula para pumasa ng CPA? Alam niyo po, isa sa pinaka mahirap na ipasa sa lahat ng board na nadinig ko, ha? Kasi ang baba nung ano yan, eh, passing rate eh. Kumbaga, yung mga, kung 100 yung kumuha, parang ilan lang yung papasa, parang 20 lang ata, o 15 lang, parang basta mababa yung ano, yung pumapasa. Ibig sabihin, mahirap. Parang ano, parang board exam ng law, parang gano'n, no? A bar, yung bar exam. So, mahirap. Unlike ng ibang mga board, matataas yung passing rate, no? Pero itong kurso na to, mahirap. So, ano ba formula para pumasa ng CPA? Di siyempre, una-una, pananampalataya sa Panginoon. Pangalawa, sipag. Dahil na nag-aral ka eh. You sow what you reap. Ganun lang kasimple yun, di ba? So, na nag-aral ka, edi inani mo yung tinanim mo, plus yung kagustuhan ng Diyos na maging CPA ka. Eh, yun na yung formula na yun. Di ba? Hello? Naku, mukhang ako yung nahang na naman. Hello? Sorry po, nahang. How about the others? Meron kayong naalala? Ang pastor, naalala ko tuloy yung ano sa akin. Sige. Kwento mo, James. Maganda yan. Kasi yung sa akin kasi noon, for whatever reason, kunyari, kinasala ko ng January, tapos for whatever reason, ipunta kami sa lugar na yon, pag pumunta ka raw doon, mabubuntis daw yung asawa mo. So, nagpunta kami doon. For whatever reason, hindi ko alam kung ba't kami nagpunta doon. Tapos, yung, parang in-imagine ko siya na parang minawakan kami nga, ano nga, maitim nga reboto ba yun, something like that. Tapos yung ano na, nabuntis yung business ko, natakot ako. Sabi ko, ano ba yung nagkataon ba yun? Totoo ba yun? Saka, ba't naman nawaka yung ang itimitang bagay na yun? Kaya nung nakarap naman yung business ko, nung nakita kong kamukha ko siya, ah, hindi, sa akin to. Grabe naman. Natatakot.
That was funny. Nag-react si CJ. Amay ni Hugo. Nag-react si CJ. That was funny. Okay. Sa reboot na po yun, ano, baka mamaya. Sa bando yata yun, ano? Hindi naman, ang gwapo naman, hindi naman naging kamukha ng rebulto. Kamukha mo naman, Brother James. So, talaga milagro galing sa Panginoon. Nagkataon lang na, ano, na, yun nga, na namihiling kayo doon sa kung anumang santo yun. Baka ano yun, hindi manawag yun, or sa ubando, di ba? Ubando. Amin nun, kumbaga, hindi pa naman kami desperado na, alam mo yun. Oh, April 11. April 11. Lumabas natin. Miracle baby pala tong si CJ. Oh, kasi nung, kasi pagkakasalan punta kami sa Hong Kong, sa Hong Kong, sabi, ay, hindi, dito talaga pang Pilipinas. Kasal pala ako. Yun. Kaya pala singkit ka, CJ. Made in Hong Kong. Made in Hong Kong ka. Oh, magandang kwento 'yun, ah. Oh, another power of coincidence 'yun, 'di ba? Oh, how about the others? Oh, milagro natunghayan niyo. Oh. Ibang kwento. Ako hindi, meron akong natunghayan pala. High school ako. Hanggang ngayon hindi ko alam kung ano 'yun. Meron kaming bisita, yung kanyang palad, yung guhit ng palad niya, star. No? Bisita siya ng asawa ng tsahin ko. So nagiinuman sila dun sa sala ng bahay nila. Tapos ako yung pinabibili nila ng beer kasi bata ako eh. So, parang high school ata ako, ng second year high school. Tapos so, nung lasing na sila, ang sabi ng bisita, gusto mo pare, ipapakita ko sa iyo yung kapangyarihan ko. So syempre, bilang bata ako, interesado ako makakita ng mga ganyan, di ba? Kapangyarihan daw eh. So, ang sabi niya, magdala ka dito ng may sakit pagagalingin ko. Oh, eh, ginawa nung tsuhin ko, pinatawag niya yung kapitbahay namin na laging naka long sleeves yun. No, hindi, wala naman siyang leprosy, pero for some reason, yung balat niya, parang... yung parang may open wound na basa-basa. So lagi siyang naka long sleeves. So eh, hindi niya kilala 'yun, ha? Hindi niya kilala. So ginawa ko, tinawag ko. Sabi ko, pinapatawag po kayo ni ano Tito. Tapos ano bang gagawin doon? Sabi niya, eh nagiinuman po sila eh. Eh mukhang manginginom yung matanda. So sumama siya, akala niya invite siya magiinom sila. O ngayon pagdating doon sa sala, sabi diyan, oh ito 'yung kapitbahay namin. Napansin ko madalas 'to, madami 'tong sakit, matagal na 'yung kanyang balat eh parang mamasa-masa, no? So alam niyo 'yung ginawa nung ano, nung parang albularyo ba siya, I don't know kung ano siya. Meron siyang balahibo ng manok. Tapos inipit niya sa kamay, sa daliri, no? Tapos parang may spell siya na Latin. Inantok yung ano, yung bisita. Tapos inipit niya. Pagkatapos, piniga niyang ganun. Tapos umiyak. Nagboses babae. Ay, hindi ko alam. Ngayon, kinikilabutan pa ako. Eh. Hindi ko alam kung ano yun. Ano? Ganun. Eh, ako yung tumawag. Hindi sila magkakilala. Alam ko eh. So, hindi to staged. Kasi hindi sila magkakilala. No, tapos sabi nung albularyo, oh bakit ka nasa katawan nitong tao na to? Eh kasi po yung anak ko niloko niya. Parang ganoon. Naghihiganti po ako. Boses pa ba talaga siya? No, tapos yun, oh sige, paalisin mo na siya kundi ano, pahirapan kita. Sumiiyak yung babae. Tapos biglang ano, nung gumising na yung lalaki, wala siyang alam. Hindi ko lang alam kung gumaling siya, no. Pero ibig ko sabihin, hanggang ngayon, iniisip ko, totoo kaya yun? Alam mo yun? ngayon, pastor na ako, parang hanggang ngayon iniisip ko, parang ano yun? I'm sure walang Diyos doon. I mean, God has nothing to do with it. Alam mo yun? Kasi hindi naman maka-Diyos yun both.
na nagpe-perform ng miracles at saka yung may sakit. Pero ano yung nakita ko? Alam mo yun, is it the power of the enemy na counterfeit? Alam mo yun? Sa kumbaga naging palaisipan siya sa akin, parang ganoon. Na siguro ganito yung naiisip ng mga tao nung nakikita ng Pharaoh or nung mga Israelites o ng mga Egyptians na parang wow. Bakit nagkaganito yung river natin? 'Di ba? So iba kasi yung Colorado eh. Alam niyo yung Colorado diyan ang gagaling ang tubig ng ano ng LA eh. Sa Colorado, no, Colorado River. Kaya Colorado, ibig sabihin ng Colorado sa Spanish, color red. Di ba? So, kasi medyo kulay pula yun pagka sa malayo, pagka tinignan mo yung river na yun. So, magkaiba siya. Magkaiba siya doon sa river na doon sa Egypt. No? Kayo, meron ba kayong ano, na naaalala, na ano, na kwento, na parang di mo maalaman, ano ba, totoo ba yun? Hindi ba totoo yun? Ano, at subukan nating pag-usapan ano ba nakikita natin doon base sa salita ng Diyos. Tita Pepot, nagtataas ka ng kamay? Ay, naka-mute po kayo. Ayan. May utos lang ako kay Tete. Pero ako, Pastor, meron din ako ikukwento. Ah, sige po. Parang throwback lang. Kasi nung nasa Palpa ako, meron kami, may kaibigan akong programmer, meron naligaw sa kanya. Nagpasama siya sa akin sa Quezon City. Nagpunta kami sa Manguhula. Manguhula naman to. Tapos ngayon, sabi niya, total lang, kasi that time yun, naliligaw din sa akin. Tapos sabi niya, total lang dito na rin tayo, magpanghula ka na rin. Di naging curious ako. Sabi sa akin ng Manguhula. Kasi that time, yung naliligaw na yon, ang initial niya naman is R. Sabi sa akin ng Manguhula, alam mo, hindi siya mapapangasawa mo. Ang mapapangasawa mo initial is B. Tapos sabi ko, B, wala man akong kilalang B. Kaya nung nakilala ko si Ben, parang bumalik, nag-throwback lang sa akin. Para ito yung sinabi nung Manguhula. O, sabi mo doon, Pastor. Eh, huwag kayong maniniwala sa Manguhula kasi na minsan may nagsabi sa akin, pare, magpahula tayo dito, magaling daw to. Sabi ko, subukan ko nga. Eh di pumunta kami sa bahay, kumatok ako. Abay, sabi sa akin, sino yan? Eh pare, umuwi na tayo, hindi tayo kilala eh. Kung Manguhula talaga, dapat kilala tayo. So sabi ng mga pastor, coincidence. hindi po totoo yun. Talagang si Brother Ben ay nakatakda na ibigin nyo. Yan. Naalala ko lang, Pastor, kasi yun hindi maalis sa isip ko nung time na yun eh. Meron pa? Meron pang ano? Bago natin balikan yung kwento nung first plague. Himala. Go ahead, Pastor Bert. Kung Himala. Oh. Himala. Kwentong Himala. Kwentong Himala. Way back 80s, Pastor. Ito talaga, nangyari talaga Himala. We have a, we have a conference noon. If you remember that name, Maurice Cerullo. Yeah. Yeah. Kilala ko si Maurice. During the conference, our final day, they advised us to go in fasting. Mm-hmm. So for that whole day, everyone, no, na nag-attend dun sa they fasted. And the night nagkaroon na ng rally and nagkaroon na ng healing, na prayer of healing. I myself witness, pero hindi ako hindi ako makapaniwala dun sa ako yung nanalangin. Mm-hmm. Tatlo kami or apat, I remember tatlo kami kasi nandun yung nanay, nandun yung anak at ako. I don't know if there's somebody na kasama ko pa noon. Mm-hmm. And I hold the hands of the boy. Mm-hmm. Yung anak niya siguro mga 9 or 11 or 10 years old. Ganun ang edad niya. Mm-hmm. Ang kamay niya, parang
yung mga yung lechon na nakagan ng pastor yung kamay niya. Parang bikong. Oh, bikong. Bikong. Yeah. So when I started to pray, inahawakan ko yung kamay niya. And then my both ears, naririnig ko yung ano, yung crack, nagka-cracking. And then yung kamay niya, hawak ko, dumadiretso yung kamay niya. Wow. So yung nanay niya, umiiyak na. Eh nung nakita ko ako naman, eh hindi ako umiiyak. Parang naano ako, na-shock pa ako. Na yun, na I witness with my eyes na I believe it is a miracle na amen. During that time talagang ang Panginoon ay kumikilos. And amen. When after that prayer nga na nanalain kami and in the name of Jesus yun ang ano ang sinabi ko noon and believe in Jesus and I believe the boy and the mom they put their trust in the Lord kaya nung nanalangin na kami sa bandang huli parang ako yung hindi naniniwala yung mga kamay niya talagang dumaretso na nang ganun. Grabe. At yung nanay niya iyak nang iyak. So yun ang hindi ko makalimutan na miracle kasi who can stretch the arm of that boy kahit na hilahin mo yun hindi talaga dadiretso yung kamay niya tsaka hindi niya magagalaw pero that time na witness ko na talagang yun nga na I myself was surprised na nangyari yung himalang yun sa batang yun. I don't know his name. I believe buhay pa yung batang yun. I don't know. I believe hoping and praying na sila magina ay talagang lubos ang nagtiwala sa Panginoon. Amen. Sister Elvi, meron daw. hindi ka na nalangin. Hindi ba initial yung iningi mo? Ano yung anting-anting, Pastor? anting-anting. Hindi, siguro po, hindi ko rin po alam kung nagkataon o ano. Pero yun. pinipilit ako magsalita eh. Yeah, okay. Magsasalita na po ako. Ang totoo. Parang hindi ko ata alam yun. Kasi po, ano, hindi mo ba na alam niyo na po siguro yun, that I was, hindi po siguro ang Panginoon po talaga ang siguro coincidence o ano sinasabi natin. I was praying for, di ba ba, it is also a miracle. I know it is a miracle that God did it. It's not even a ano yung human or ano human na. Kasi I was praying for someone. Tapos biglang may it, I know, sabi nga kanina ni Pastora, ni Sister Ped Dumok, sabi niya, God has impressed me. Ganun po yung sasabihin ko ngayon. God has impressed me. Impressing your heart. In my heart. That guy, sabi niya, ganun. Yung tao na yun, na nandun nakasakay doon kami, kasakay mo, sabi niya, may magiging part siya ng buhay mo. Sabi ko, paano mangyayari yun? Eh, hindi ko naman siya kilala. Nakasakay ko lang sa jeep, aba. Sabi ko. Hindi ko rin alam yun. Sabi ko, hindi. Sabi ko, meron po akong pinag-pray, sabi ko. But, you know, the Lord, when He works, no, it's really parang hindi mo maintindihan. You could not even understand mangyayari. Until such time na nakaraan siguro after 2 weeks or a month, nakita ko siya, he was walking sa ano, from far away. Nandun kami sa... Gwapo? Nakikita ko, hindi po siya gwapo. May buhok pa. Lang po siya. Ini-imagine ko kasi parang ini-imagine ko slow mo naglalakad. Eh. The Lord really works kasi pag binigay mo yung buhay mo sa Panginoon. Uh-huh. And even change life is a miracle sa ating lahat. Seeking first. Tama po yun. I was really seeking the Lord and I was really seeking kung sino po yung magiging partner ko. But sometimes, yung will, yung sabi nga, yung will mo
sometimes it's not even your will, no? It's not even God's will. Pero the Lord will, ano, will draw you near sa Kanya, no? So when dumarating po siya that time, sabi ko, parang parang kilala ko to, sabi ko. Pinagpaglalapitan na, naglapit po yung ano niya. Lumapit po siya, and then he was close, he was really close na nung nakita ko siya kung sino yung, bakit siya nandito. Eh, kasi po nangangailangan kami ng ano noon, ng isang member sa choir namin. So, siya po pala yung mag-a-apply. yun na, nag-start na po noon. So the Lord really gives you, yung hindi man po siya best, hindi man po siya ano, pero pag binigay po niya, coming from Him, it's a miracle. Lahat po, it's really God's given gift to you. Kasi if you, God, it's not, oh, it's sana, not even. No. Wag mauntog yung ulo mo. Bila ng helmet. Hindi na po maglagay ng helmet eh. Kasi baka nauntog nga lang o naano lang po yung ulo ko. Kasi mabibigla kasi yun yung kasama mo. So lahat po ng ayaw ko, yung mga physical, yung mga, di ba, mga alam niyo naman po kahit na hindi, ano, sa mga naghahanap ka ng yung tall, dark, and handsome. Ala Tom Cruise. Tapos yung biglang dumating, hindi Tom Cruise. Si Pan. Pero di po, kidding aside, naman po siya, nang gwapo naman siya. Meron naman po siyang face noon. Si Redford. So it's God's who works in a mysterious way sometimes, even into our hearts. Sometimes siya po yung nagbi-build sa ating mga puso kung sino yung ibibigyan. Those things are also miracles that God would give us. And that's why nandito po siya, and you're happy because you're serving the Lord. Yun po ba? And nakita ko naman po, he loves the Lord so much. It's a miracle. Sabi ko sa Panginoon, I agree. Nililipad ang tenga ni Pastor. Nililipad ang tenga ni Pastor. And the winner is... Ibang titig sa'yo. And ang sinagot ko po sa kahit I didn't even say yes. I said, I agree. Oh, yun po yung sinabi ko sa kanya. Yeah. I agree. Oh, that's nice, ha? I agree, sabi ko po sa kanya. Hindi ko po siya sinagot ng yes nung nag-propose na po siya sa akin. I agree, sabi ko. Kasi nag-agree po ako sa ginawa ng Panginoon. Gusto ko yun, ha? Gusto ko yun. Maisama nga sa preaching. Ang ganda eh. Kasi siyempre parang ano yun, nag-agree ka sa Panginoon. Yes, I agree. Yun po yung sinagot ko sa kanya. Hindi ko sinabing yes na sinasagot na kita bilang boyfriend ko or what. But I said, I agree. Tatanong ko kay Professor. Professor, nag-agree mo ba kayo? may tuturuan nga ako sa church ng mga ganyan diskarte. Okay, Tita Fe, may sasabihin kayo kanina. Tita Fe? Yes, Pastor. Opo. May sasabihin kayo? Wala po. Pero talagang totoo, God has His own way. Yeah. To let a child of God know yung blessing that will come to his life or her life. He has his own way. Sometimes we doubt. We don't believe right away because we don't recognize it because it's something usually unusual. Pero God really deals with us also that way. Basta, He does deal with His people in many ways. Amen. Several ways. And I believe na yon ay galing din sa Diyos. Amen. Because Amen. She prayed for that. She asked the Lord to bless her, you know, with that kind of blessing. A good husband to be. And God grants the desires of our heart if it is for the purpose of glorifying the Lord. He does. Yeah. I do believe that. Pastor Kled, meron ka pang idadagdag or do you want to ask them their takeaways sa gabi na to? Wala na po. Ayun na po yan. If I could ask everybody what their baon is. Baon na, baon.
Who wants to start with their takeaways? And then you can just call on the next, the person that you want to victimize. Ay, hindi po. Piliin po pala. Pili ka muna, Pastor Clyde. Ay, sorry. Sige. Si Brother James and CJ. So, dalawa na. Anong takeaway na mag-ama? Magkamukha sila. Hindi pala. Hindi pa ako ready. Hindi pa muna habang ano. Hindi pa ako ready si Brother James. Iba muna. Iba. Iba muna daw, Pastor Glenn. Hindi pa daw ready siya. Ay, sorry. Sister Darren. Sister Darren. Okay. Sister Darren, takeaway. Pagtas ng takeaway mo, pili ka kung sino yung susunod sa'yo. Sister Darren. Pastor, sabit lang po ako kasi mamaya pakiramdam po. Ah, sige, sige, sige. No problem, sister. Sige, sige. Pastor Glenn, at pili ka. Si Tita Pepot na lang. Mukhang ready naman si Tita Pepot. Tita Pepot, kayo na daw po. Nakamute po kayo, Tita. Siguro sa akin, Pastor, pagka may pinagagawa sa atin si Lord, minsan kasi katigasan ang ulo natin, di ba? Ako, minsan madalas. Kasi si Faith, minsan yan, alas 5 pa lang nagka-quiet time. Pagka gising ko na 7:30, 8:30, bukas agad ako ng messenger, mga ganyan. Kasabihin ni Faith, Mama, aga-aga niyan ha, mag-quiet time ka muna, ganyan. Tapos, parang ini-instill sa akin ni Lord, magbukas ka ng Bible, pero bakit siya sa ulo ko ayaw? Para kasi wala kang sa mood. Kaya sabi ko kay Faith, masanay ako anak na magbasa ng Bible o kaya mag-reflect sa gabi kesa sa umaga. Kasi ang dami ginagawa sa umaga pag-ising, ganyan. Kaya sabi niya sa kaya katigasan din ng ulo yun. Misa nga pagka nagagawa na ako ng aking, yung tapag ito, quiet time na notebook, puro lang bubuksan ko, mag-throwback ako, puro sorry Lord, hindi ako nakapagbukas ngayon, ganyan, ganyan. Kasi yun yung sinasabing hardened heart. Dapat hindi, pagka inaano sa'yo ng Diyos, magbasa ka na. Kaya kinagawa ko na lang sa araw, puro teachings ako sa YouTube. Sa gabi, doon ako nagbabasa. O kaya pag nakahiga na, ganyan, yun. Kasi minsan, pagka masyado matikas ang ulo natin, meron din tayo mga request na hindi ibigay ni Lord. Nahihirapan din tayo makuha yung mga gusto nating answered prayers. Kasi matikas din ang ulo natin, kasalanan din natin. Yun lang po. Amen. But regarding sa teaching sa YouTube, yeah, we encourage everyone, no, na somehow to look at other pastors and listen to them, no. But just be very careful dun sa mga pinakikinggan yung mga pastors, no. Make sure na yung mga sound pastors lang yung napapakinggan nyo, kasi yung iba may mga teaching sila na hindi tugma doon sa salita ng Diyos, no. Pero yes, we encourage everyone, no. Tapos i-process nyo rin. After nyo makinig, i-process nyo ano yung nakuha nyo. Yeah, ang nakikinig lang naman ako, Pastor, sa Victory, kay Pastor Jeff Escupides, kay Ed Dapis, saka kay Bong, yung sa CCF. Yun ang tatlong pastor na yun ang pinakikinig. Yeah, okay naman sila. Wala namang problema sa mga yun. Yeah. Pero iba kasi, lalo na yung mga sikat, no? Kumbaga, ayoko ng mga sikat. Kaya mag-iingat lang kayo. Sister at Tita Pepot, sino pong gusto niyong susunod? Pili kayo. Si Jasmine, my favorite. My love. One of my loves. Hello po. Ano po, sa akin po, masasabi ko, lagi po tayo talaga magbasa ng Bible. Kasi nga, hindi lahat, yung sabi nyo nga po, hindi lahat ng mga nagbibigay na, mga pastor or kung sino man na nagbibigay ng word ni God is lahat tama. Kailangan may kaalaman ka rin, magbasa ka para mas maintindihan mo. Yun po. Amen. Ay, malinaw po. Ituro mo na yung katabi mo. Si Arin po.
ayun, ito po nang sinabi ni Jasmine na we need to be familiar with God's word to know him more kasi it makes it easier for us to discern if a miracle is legit or not, if it's fake or for real. So we need to magbabad po sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Maging si birthday girl, baka may takeaway si birthday girl. Kakadating ko lang po, sir. Kakadating. Okay. Brother Aldrin, sino ang gusto mong ituro na next? Si Tita Amy po. Tita Amy. Tita Amy. Ay. God. Ako tulad din ang sinabi mo. Kailangan nga tulad ng tinanong ni Pastor Bert kanina, paano ba natin malaman kung yung mga miracles and wonders na nangyayari pa ay galing sa Diyos. Yun na rin, patulad ng sinabi ng dalawa, Sister Jasmine, magbabad tayo sa salita ng Diyos. Yun lang talagang weapon natin para makadiscern tayo. Yun ang akin. Amen. Lately, meron pala nagtanong sa akin, no, sa church. Nalimutan ko kung sino yun. ang sabi niya, nalimutan ko rin tuloy yung tanong. Yung sa, parang ikaw, Tita Amy, nagtanong sa akin eh. Regarding doon sa, yung sa 666 ba yun or something, end of the world or basta kung itong COVID-19 ba to ay end of the world, something ganun, no? Basta may nagtanong sa akin, no, parang parang may nalilito yata na end of the world na or something, blah blah blah, no? So ang sinagot ko noon, naalala ko kumbaga, let us discern ano yung sinasabi ng Word of God, di ba? Ano yung mga signs na darating ang Panginoon? Unang-una, makikita natin na magkakaroon ng one government. Hindi pa naman nangyayari yun, di ba? Makikita natin na, tawag nito na yung ang pambili mo na ng sistema, ng pagkain, ng lahat, ay yung 666, particularly ilalagay sa noo. Sabi doon sa Biblia, di ba? Parang yung naisabi ata, nalimutan ko kasi yung tanong eh. Pero ibig sabihin, binasi natin yung sagot, lagi ano yung sinasabi sa Bible. Parang ganun. So parang mas malinaw, di ba? Huwag tayong aalis doon. Parang ganun. Huwag nating ayang ma-interpret ng iba na mali. Parang ganun. Okay, si Sir Amy, sino yung susunod mo na Pastor Bong? Pastor Bong. Take away, Pastor Bong. Magandang gabi ulit sa inyo. Good evening. Ang aking take away, no? Yung sa nauna, no? Yung nga, when God calls you, He will equip you. He will provide you with all the support. Pangalawa, yung para hindi tayo ma-ligaw pa. Hindi tayo mag-read yung upan natin, painiwala natin, we must soak ourselves sa pagbabasa sa salita ng Diyos at sa pagbibigay ng salita. Marami tayong, lalo na ngayon, marami tayong resources sa radio, marami mga digit talaga ng mga pastors, speakers na pihat sa Biblia. So, ika nga nung maalala ko nung tatrabaho ako, bago ako sa trabaho pala, first time ko, ang programa sinuha sa amin eh, alamin, unawain, at isa damdamin ang programa ng kumpanya. Parang gano'n. So, sa atin naman gano'n, alamin, unawain, at isa damdamin ang salita ng Diyos. Amen. Thank you, Pastor Bong. Thank you. Sino yung pipiliin mo, Pastor Bong, na kasunod mo? Sa akin, Pastor, si Pastor Norbert. Pastor Bert? Okay.
Sa akin po siguro eh, ang takeaway ko eh, yung pabalot ko ay, ano ba ito? Itong kasi sabi nga na ang Panginoon ay palagi niyang ini-impress kay Moses, o sinasabi niya na not only to let my people go, yun ang inano niya, but to let the Egyptians or even the Pharaoh who claim as God, small g, no? That the true living God is Yahweh. Palagi niya binabagyan to let them know. Palagi niya sinasabi yan. Siguro, sa atin po siguro na in order for us, no? Really, we must in order, ito'y isang paalala sa atin na dapat natin talagang lubusan na kilalanin ang ating Panginoon na siya ang Diyos na makapangyarihan at siya lamang at wala ng ibang Diyos. Kaya siguro kung napansin nyo yung sa chapter 7, palagi niyang inuulit o sa chapter 6, 7 and the proceeding yung ano yung chapter 8. Kung nabasa niyo na sabi niya ng Panginoon eh, to let them know, no? Yun po yung palagi na sinasabi ng Panginoon. Amen. Okay, oh, Sister Elby, wala ka nang kawala, ikaw naman. Ano po, yung tayo po bilang Kristiyano, if we heard o pag nakarinig po tayo ng salita ng Diyos, even in preaching, we should be like the Bereans po in sa opo yung sa nung nagsasalita si Pablo pagkatapos magsalita ni Pablo, pag-uwi po nila eh sasaliksikin nila ang salita ng Diyos. So amen. Yun po yung if it is true, totoo po yun no, hindi yung mga sinasabi ni Pablo. So for us po bilang Kristiyano, yun po yung ang pinaka-tool natin to really grow near to God at saka po lalo po tayong magkaroon ng kaalaman sa mga salita ng Panginoon. Mm-hmm. Hindi lamang po yung narinig natin tapos lalabas po sa kabilang tenga. Mm-hmm. So we should be like the Bereans. Mm-hmm. Amen. Amen. Okay. Thank you, Tita Elby. Sino po next niya, Tita Elby? He like the Bereans. Si Professor. Namig salita ni Professor. Si Tita Faith, Brother James, Sister Minnie. Sister Minnie. Yun, ako, lahat ng sinabi ni Pastor Bong, joke. Sabihin ka na, pag sinabi ng Lord na if God has commanded you something, obey it because He has a plan and purpose according to His master plan. Mm-hmm. And at the same time, do not be afraid because the Lord will use people na magagaling sa part na yan. For example, just like Aaron, magaling siya, speaker siya. So, yung weakness kasi ni Moses, di ba? He stutters. Mm-hmm. So, God will use people around you. Yeah. You know, to fulfill God's purpose. Yes. So, do not be afraid because God is with you. Mm-hmm. Yun lang po. Thank you, Sister Lenny. Available pa Sister Lenlen, Tita Fe, at saka si James. Sa tatlo. Sister Minnie, pili ka. Can you hear me? Si Lenlen po. Ah, Sister Lenlen. Malinaw po ba o nagputol-putol? Malinaw po, Sister Lenlen. Sinabi kasi before, diba, no? Sinabi from the beginning ni Lord na hindi tayo iiwan. So from the very day na magising ka sa umaga, alam mo nakatabi mo na siya. Hmm. Alam mo nandun siya sa'yo. So, everything is new. Everything is fresh for that day. So that is considered a new world for you, for us. So it's a miracle for me. Mm-hmm. And then, kung ano man yung maririnig ko paglabas ng bahay, minsan, maraming tao ang alam ang word pero hindi alam ang application. Mm-hmm. So,
some people use that para ma mislead ang mga tao. But if you will read what he says from the Bible, not only reading that portion, but rather yung buong kung yung buong article dun sa word, iba. Pag kaiba, alam mo na hindi yon gawa ni Lord. Alam mo kung saan galing yon. That is a, for me, is a counter check. So that's also a way to survive yung or to fight yung kung ano kung saan ang side. Kasi nakakalito rin masyado pag marami ng ano eh, application ng mga tao na most of the time, hindi nila alam. Amen. Lupa. Thank you, Sister Lenlen. Sino pipiliin mo? Si Tita Faye o si Brother James? Tapos na ba si Tita Faye? Di pa. Tita Faye. Tita Faye, kayo na po. Yung isa, as everybody has said, importante yung we read the Bible, learn the Bible, you know God, and then attend Bible study like this so that we grow in knowledge. So that in that way, we protect ourselves from temptations of the enemy. Because as we have discussed in our lesson, that the enemy has a counterfeit. God has a counterfeit from the enemy, and it's hard to be tempted. It's easy, I should say, to be tempted when we don't know the word of God. So it's good that we learn, we try to learn God's word, especially during the last days. And we are living now in the last days. Men will be deceivers, it says. One of the signs, men will be deceivers and will be lovers of money. So that we have the scammers this time, trying to steal money from whoever they can steal from, and so on and so on. So the word of God should be number one in our lives. To keep us grow in the Lord and be prepared to see whatever is not coming from the Lord. It is in this story, in this chapter that we discussed tonight, Pharaoh stayed stone-hearted. Kahit na ilang beses na sila siyang pinuntahan ni Moses and presented to him what God had said to him, you know, for Pharaoh. Hindi pa rin siya naniniwala. Ang tigas-tigas ng puso niya. So that God had sent judgment on the land. So, I'm thinking of a verse in the book of Romans that says that if we continue to harden our hearts, even when the Holy Spirit convicts us or speaks to us or gives us instructions as to what we need to do, matigas pa rin ang puso natin. We're very disobedient to the Lord. That chapter in the book of Romans tells us na kung talagang laging matigas ang rebellious tayo, matigas ang puso natin, time will come when God will give that person up, kung sino man yon halimbawa, he will, sabi doon, he will give him up to a reprobate mind, meaning to say confused na siya, ulo na, and he will be living in the sin that he loves to commit. Doon na siya. God will give him up to a reprobate mind. Confused. Wala nang kwenta. Nabalot na sa kasalanan. Although our God is a merciful God.
That's why it's important to share the word of God so that nobody will experience anything, you know, like what we call a curse, a punishment, or a judgment. Another thing is in this story, God did try show did something so that and those who really did not know him, the Egyptians, yung ganon, he really did allowed or maybe gave Moses power, Aaron and Moses power to perform miracles so that the Egyptians will know that he is Lord. Amen. So that they will know that he is God. So ang conclusion nito ay God will always reveal himself, even when we reject him. Even when we reject him, he will really do something to reveal himself to unbelievers. Amen. So what is our role as Christians? Our role as Christians, children of God, knowing something in the Word of God, is to live holy lives so that we can bring people to him. Yun ang babaon ko po. And thank you, Tita. Brother James. Sige po. Ako muna dyan. Sige. Ako po, siguro yung pabago ko sa akin, yung naalala ko lang ngayon, nasa Pilipinas pa ako. Kasi ako, more on trabaho ako, saka promotion ang iniisip ko to the point na maybe God made a way na talagang tinanggal niya sa akin lahat. Later on, sabi ko parang hindi na ako makabangon yun dahil sabi ko may edad na ako, kailangan mga higher ups niya, ano ba kung gusto mo umasyensa, pero ngayon mahirapan na ako magtrabaho. So I sabi ko, I watch my heart kasi sobrang ano ng heart ko nun, na sige, I will follow God na lang. Tapos pangako, hindi ko siya kakalimutan. So nung napunta ako dito sa States, yun ang lagi kong iisip. Tapos ngayon, I always watch my heart kasi sabi ko, kung may pagkakamali ako or may nakalimutan ko si God, kung ano man meron ako na in-enjoy ko ngayon, pwede niyang kunin. So that's why naging ano ako doon na kailangan ko sundin yung ano ni God, na talagang doon ako sa direction niya. Yun na po, Pastor. Basta CJ. Sabi ni CJ. Wala po something sa bahay. Okay. CJ. So, takeaway ko po is, ayun po, nabanggit na po ng lahat. So, yung takeaway ko po is, ayun po, wag po maniniwala basta-basta sa lahat ng mga kita po natin, talagang ito sa social media, sa Facebook, at saka yung usually po yung mga sa akin po yung usually ang nakikita ko po yung iba ko po mga Facebook friends post na sila ng post about kunwari may Bible verses, pinupost sila kagad ganyan. Tapos para sa akin po parang mas maigi po na titingnan po muna nila yung buong context ng verse na yun. Tapos at the same time, napaka-importante po yung mga Bible study po kasi dito po na napag-uusapan po yung yung tukol po sa mismong chapter and then sa mismong verse po nila. So mas mabibigyan ng deeper meaning po yung mga at saka mas natututo kami every single week. So yun po yung kagandahan po noon na sa Bible study po. So ayun po, yun po yung picture. Amen. Thank you. So, bago tayo mag-picture taking, manalangin muna tayo as we close our Bible study session. Let's all bow our heads and close our eyes. Maraming salamat po, O Diyos, at napakagandang gabi na binigay mo sa amin, perfect weather.
At perfect din yung aming topic, Panginoon, kung saan tinuturoan mo kami, Panginoon, na huwag maging katulad ni Pharaoh na napakatigas ng puso, ayaw maniwala. Pinakitaan nyo na ng inyong kapangyarihan, ng inyong milagro. Lahat ayaw pa rin maniwala. Tinitigas na ng puso, patuloy na lumalayo sa inyo. Hindi kayo sinusundan, Panginoon. Dalangin po namin na huwag mangyari sa amin yung Panginoon. Lagi po sana naming hanapin ang wisdom sa salita nyo, sa mga sermon na naririnig namin. Dumago kami sa mga Bible studies, sa prayer meeting, Panginoon. Mapalapit kami sa inyo. Maging selfless kami na manalangin para sa ibang tao. Dalangin namin, Panginoon, na makita rin sa buhay namin, lalo na pag may fellowship kami, ang kabutihan ninyo, ang kagandahan ng mukha ninyo, makita sa amin, mag-reflect, mag-graduate, Panginoon. Dalangin po namin ang aming simbahan na patuloy niyo pong pagpalain, Panginoon. Iataas po namin sa inyo, Panginoon, ang pangalangan ni Sister Darren, Panginoon. Sangin po naka-experience yung Panginoon ng acid reflux sa kanyang tiyan, Panginoon. Dadalangin namin sa ngalan po ng banal na dugo ng Panginoon Jesucristo na kung saan ay pinagaling niyo na siya, Panginoon. We pray na magkaroon po siya ng comfort na mararamdaman. Yakapin niyo po siya, Panginoon, at patuloy niyo po siyang pagalingin, Panginoon. Mawala po yung acid reflux ngayon na, Panginoon. Hinihiling po namin yan, Panginoon, lahat kami. Sabi niyo po, ang dalawa at ikit pa na magsama ay nandun po kayo sa gitna. At sinasagot niyo lahat ng aming panalangin. Kayo po magpala, Panginoon, sa bawat isa narito at sa wala dito, Panginoon. We continue to pray for our church this Sunday, Lord God. Be with us and be with our speaker and bless the hearts of the people who will come to our church. We love you in Jesus' name. Amen. 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 So, picture. Buksan ng bintana. Buksan ng bintana. Ayan. Ayan. Okay. At the count of three. 1, 2, 3. Smile. Ayan. Oh, sabi ko na nga ba, Brother James, anak mo yan eh. Kamukha mo. Oh, hindi siya, ano po. Hindi siya fake news. Anak niyo po pala. Good evening, guys. Salamat. We'll see you on Saturday, tomorrow, and Sunday. God bless you. Good night. Bye. Good night. Happy weekend.